Kamusta mga katropa at welcome sa Pinoy Sports Hype. Ngayon ay pag-uusapan natin ang latest video training ng pambato nating si Kai Soto. Aalamin din natin kung sino ang dating 3-time NBA champion at superstar na gustong maging si Jordan Clarkson. Pag-usapan natin ang mga yan, ngunit kung first time nyo pa lang dito sa channel natin, ay pakipindot nyo na rin ang subscribe at bell icon sa ilalim ng inyong screen bilang suporta na rin sa channel natin. Kahapon ay lumabas ang latest video training ni Kai Soto sa Amerika. Kapansin-pansin ang pag-bulk ng katawan nito dahil sa kanyang strength and conditioning training. Malaking tulong ito para sa mga future tournaments na kanyang sasabakan. Di naman maitatanggi ang paglapad nito kumpara sa dati nitong patpati na katawan. Bukod dito ay kasama niya din ang mga EWP boys sa kanyang ensayo. Naway makaiwas lang sana ito sa injury at maging healthy. At sa ibang balita naman, kanina lang ito, walang prenong sinabi ni 3-time NBA champion at superstar Dwayne Wade na kung babalik siya sa NBA ay gusto niyang maging si Jordan Clarkson dahil sa pagiging effective sixth man ito. Though maaring biro lang ito para kay D-Wade pero di natin maitatangging napaka-effective ni JC off the bench at isa din sa mga leading contender for the NBA Sixth Man of the Year Award. Dagdag pa ni NBA superstar Shaquille O'Neal, dapat nga daw ay starting five na ito. Sana lang ay masungkit na ni JC ang Sixth Man of the Year Award sa NBA. Deserve niya ito this season dahil sa impressive performance nito. He plays with limited minutes, yet effective. What's up, man? This is D-Wade. Listen, Candace took my question, so I'm not going to ask that question. But I just want to let you know, man, before the show, before the game ended, I talked about a halftime that if I can come back as an NBA player, I want to come back as Jordan Clarkson because I love your role, man. I love the way that you come in and you get right to it and you take it seriously, but also I love your style and your fashion off the court, man. So I'm a big fan. I just want to say just keep doing what you're doing, man, and keep going. Appreciate it, big dog. Jordan, Shaq here, I know you're the sixth man. I think you should be starting. Love the way you play. Love your energy. Do you set goals for yourself points-wise? Because, you know, you're a beautiful shooter, beautiful scorer. Do you say, okay, as a sixth man, I need to average 15, 16? What's your mentality? My mentality is just I don't set any cap on my when I'm coming in the game because I know y'all know my minutes. I know when I'm out there. And know when I'm coming in the game, know when I'm coming out. In that time, I try to impact the game as much as I can. So in those time, shoot, I'm trying to get them up. You know, trying to make an impact. And, you know, coaches let me do that. And, you know, I never set a cap on myself because, you know, I'm liable to go for, you know, whatever, any given night. No cap. That's the truth. Hanggang dito na lang muna ang aking update. At reminder ko lang na nakatakda akong magparaffle ng basketball shoes or sneakers na sigurado akong magugustuhan nyo. Simpleng pag-giveaway lang ito once na umabot na tayo ng 50,000 subscribers. Muli ay salamat sa inyong pagsuporta. Thanks for watching. Stay safe mga katropa at God bless us all.